Magandang araw mga kambod, maligayang pagbabalik. Welcome back dito sa ating channel. So papakita ko lang sa inyo kung ano ang disadvantage ng pag mamarkot ng mulberry. Ito yan, Osterkey mulberry, minarkot natin nung nakaraan. At kung makikita nyo, may lantang dahon doon, no? Lapitan natin, umulan ngayon dito sa Manila. So ito mga kambod, oh. Nalanta na siya, almost 3 weeks pa lang yata ito. Pero nalanta na agad. Kapag ganito pala, no? Kapag tinubuan na yung sa ilalim ng panibagong sanga, yung iminarkot mo ay malaki ang posibilidad na malanta yung nasa ibabaw niya, na hindi na siguro ito nadadalaw yan ng tubig. O ganito rin ang nangyari dun sa mulberry natin dun sa unahan. Yung una nating iminarkot, yung Australian mulberry, cross rail. So yan, no? Pero itong isa, hindi naman, okay naman. Kasi wala pa siyang sanga na tumutubo sa ilalim. Pero ngayon, meron na, yun o, yung isa. So, malamang-lamang, pag lumaki-laki na ulit yan, lalantain niya na rin to. So, itong mga kambot ay itatanim na natin ngayon. Medyo malambot pa naman ang sanga nito. At mga pangatlong araw na itong nalalanta. Pag alis natin dito, nakitaan agad natin sila ng panguluntoy ng dahon. So ngayon ay ililipat na natin para kaya pang mabuhay yan, tingin ko. Maganda naman ang panahon ngayon kahit wala pang ugat to. Sigurado wala pa talaga ugat to. Pero kailangan na natin ilipat. Ubitin na natin mga kambot. Putik ang inano natin dito. Ah, kaya ilagay natin, kaya talagang madikit. Hindi na natin istorbo yung ugat yan. At ilalagay na natin to. So, alam ko namang mabubuhay ito. Kasi magandang panahon ngayon. Huwag sanang uminit ng sobrang pagkainit-init. Dapat ito mga isang buwan pa o dalawang buwan mga kambot, pero wala, nalantaan na eh. Kaya ganyan. So itatanim na natin doon. Doon sa may kasama ng mga ibang mulberry. Okay. Yan mga kambot, para hindi siya madaling matuyo kapag uminit man ang panahon. Yan. Pero ginupitan natin yan, yung cup, para tumagos ang tubig at ang ugat. At kung uminit man, hindi siya basta-bastang malalanta kasi nakabaon siya at yung ugat niya konektado sa basang lupa na nasa ilalim. Kasi usually ang nababasa lang naman, ang natutuyo lang naman ay sa ibabaw kaagad. Pero hindi naman basta-basta natutuyo ang lupa sa ilalim kapag nag-iinit ang panahon. Okay? Yun lang mga kambot. Maraming salamat. Till next time.